Hi guys! Welcome back to my vlog. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay yung mga pangunahing mga hormones na dapat nating i-balance para sa mabilis nating pagbuntis. Yes, ang mga hormones na to guys ay mga pangunahing hormones na talagang usually minomonitor talaga ng mga doctors, mga fertility doctors natin para sa mabilisan nating pagbuntis. Kasi malaki talaga ang responsibilidad ng mga hormones na to para sa pagbuntis natin. Kasi pag hindi balance, nagkakaproblema talaga tayo sa menstruation cycle natin o kaya naman, ayun nga, mahihirapan tayong makakonceive or magbuntis. So, isa ang glands na nag-produce ng mga hormones na to at responsible sa pag-produce ng mga fertility hormones natin, ang ating pituitary glands. Okay, number one ay yung FSH, yung follicle stimulating hormones. Ito ay responsible sa pag-matured ng egg cell natin sa ovary natin. Kapag tumatanda na tayo guys, yung egg natin sa ovary natin ay kumukunti na. At meaning, yung FSH level natin ay tumataas din. Kasi pag mataas yung FSH level natin, kumukunti yung napoproduce na egg cell sa ovary natin. Kapag mababa naman yung FSH level natin, pwedeng hindi nagme-mens or irregular yung menstruation natin o kaya meron tayong problem sa pituitary gland natin. Next hormones ay LH, yung luteinizing hormones. Itong hormones na to guys ay responsible naman sa pag-release ng egg sa ovary natin. Halimbawa, kung na-mature na yung egg cell natin, yun nga, responsible si FSH sa pagpalaki at pag-mature ng egg. And then, itong LH naman ang responsible na mag-release nung egg na matured na and then ready na for fertilization. So, during ovulation natin, ang responsible din doon ay LH kasi yung ovulation natin, yung 24 hours na yon, yung LH yung responsible para i-release yung matured egg from ovary. Kapag meron tayong problem or imbalance sa LH natin, kapag mataas yung luteinizing hormones natin, possible na may PCOS tayo, yung polycystic ovarian syndrome, o kaya meron tayong problem sa pituitary gland. Kapag mababa naman ang level ng LH natin, possible na sanhin ito ay yung mga overeating and yung overexercise o kaya yung taas yung stress level natin. Kaya nga, yun nga, dapat stress-free lang tayo, iwasan ma-stress. And then, of course, we need to practice a healthy diet and yung enough na exercise lang. Huwag naman yung overexercise. Next hormones is yung AMH, yung anti-Müllerian hormone. Ito ang pinaka-highlights ng mga hormones. At ito ay most sensitive marker ng mga fertility hormones. At mahal din ang pagpapatest nito guys. Kasi yung fertility doctor ko, lahat kasi in overall niyang chinek ako noon. Kasi 8 months na kami nagtatry, so wala pa. So overall lahat yan, yung mga hormone checking, pati yung ultrasound, kasabay ng AMH sa test na to, yung ultrasound para makita yung ovarian reserve natin. O kaya yung antral follicle natin sa ovary natin. Yung AMH na to guys ay ito yung responsible sa egg quality natin sa ovary natin. Kasi ito yung cells na bumabalot dun sa mga egg cell mismo para masuportahan, maprotektahan yung mga nade-develop o kaya yung mga nagmamature na egg natin doon sa ovary natin. So, siya yung nagpoprotekta doon. And then, habang tumatanda tayo, bumababa rin yung mga egg cell quality natin at eto nga, bumababa yung mga AMH level natin. Kung napanood nyo guys, yung mga unang-unang mga videos ko na pinakita ko yung hormonal test ko guys, nakita nyo doon, super baba talaga yung AMH ko guys, diba? Ang normal doon sa interval ng laboratory test na doon sa hospital namin. Kasi depende kasi yan kung anong unit yung ginagamit din ng laboratory.
laboratories eh. Doon sa hospital namin, ayun, ang normal doon is 12. And then yung test result ko, guys, ay 0.06. Ay, hindi pala, 0.6. Ganun. So, super baba, diba? So, ayun nga, sabi nga ng fertility doctor ko na yung kasama din namin sa work, kasi doon nga ako nagtatrabaho, na wala na talaga akong pag-asa kahit IVF daw, magpa-IVF ako ay 50% lang din yung pag-asa ko. Pero I did. So, napaganda ko yung egg quality ko and I got pregnant 2 times, diba? So, ayun, napaka-importante din nitong test na to, AMH, at medyo pricey talaga. Doon sa hospital namin ay 700K. So, 2,000 plus pesos. Itong AMH hormone lang ah, wala pa yung mga LH, wala pa yung mga FSH, yung mga progesterone, estrogen. Kasi overall hormonal checking talaga yung mga ginagawa namin sa mga patients namin dun sa hospital. Yung mga in-order ng mga doctors na mga test na dapat gagawin sa isang pasyente, overall talaga yan. And then kasabay ng AMH test na to, yung ultrasound na nag-check din sa ovarian reserve natin, kung nagpo-produce ng enough egg yung ovary natin, yung anterior follicle hormones. Yun, ultrasound naman yun. So, ang mga test na to, guys, ay dapat gawin sa second or third day ng menstruation natin. Yung kalakasan talaga ng menstruation natin. Doon, itetest ang mga to. Kukunan ka lang naman ng blood test, yun. And then, ultrasound, transvaginal ultrasound. As I said nga, dapat isabay yung ovarian reserve checking via ultrasound naman yun. So, usually may mga nire-reseta na rin yung mga doctors para sa FSH and LH na mga hormone para masupplyan yung mga kakulangan o kaya yung imbalance ng mga hormones natin sa mga FSH or LH hormones. And meron ding injectable. Merong oral tsaka injectable. At mas effective yung injectables. So, yun, huwag mawala ng pag-asa. As I said, ako nga, diba, super baba ng AMH ko. As in, super baba. Sabi nga, doctor na rin ang nagsasabi. Fertility doctor na ang nagsasabi na wala na akong pag-asa. And disiplinahan lang natin yung sarili natin. We will do our best. And then, supplements. Ayun nga yung mga na-take kong mga vitamins para napaganda ko yung egg quality ko. So yun, I got pregnant 2 times naman. So no problem. Huwag kayong mag-alala. Meron at meron pa rin yan. Gagawin lang natin yung makakaya natin, yung best natin. And syempre, tutulungan tayo talaga ni God, diba? Okay, next, yung eto na naman yung estrogen at progesterone. So, dapat balance din ang mga to. Ano ang mga function na ito sa katawan natin? So, ang dalawang to ay responsible naman more on sa menstruation cycle natin, sa matres natin, and then sa mga ovaries natin. Okay, ang estrogen, ito ay responsible sa pag-build up ng lining ng matres natin. Ito ay magaganap sa halfway ng cycle natin. And then, ang progesterone naman ay responsible sa pag-maintain ng healthy thick lining ng matres natin sa second half ng cycle natin para maiprepare sa pagbubuntis. So, siya ang responsible, itong progesterone ang responsible para maiprepare yung matres natin. Maintain niya at gagawin niyang balance yung lining ng matres natin para magandang kapitan ng zygote ng nabuong baby. And then, responsible din para, of course, siyempre kung maganda yung kapit, magtutuloy-tuloy yan, sana huwag miscarriage, ganun. Madami ng studies at madami na rin talagang research na nagsasabi pag kulang talaga sa progesterone ang isang buntis, risk siya ng miscarriage. So, baka ayun nga, nung first pregnancy ko, nasa 12 weeks na ako pero nakunan pa rin ako, and itong second pregnancy ko, nung na-confirm ko na talagang buntis ako, positive na yung PT result and then yung serum test o kaya yung blood test, humingi na talaga ako ng progesterone treatment. Ako na talaga ang humingi sa doctor ko ng progesterone treatment kasi takot na ako, diba? Kasi alam ko naman talaga, itong progesterone talaga yung mag-maintain dun sa healthy thick lining natin sa mattress natin para
makakapit ng mabuti, may kakapitan na maganda yung nabuong zygote. And then siya ngayong magme-maintain niya hanggang sa mabuo yung placenta na mag-supply sa baby. Pag hindi pa kasi nabubuo yung placenta, itong progesterone ang magme-maintain at mag-feed doon sa nabuong baby at doon sa nakakapit na baby sa matres natin, sa lining ng matres natin. Pero pag meron na yung placenta, yun na yung magsusupply at mag-feed doon sa baby natin. Kapag mababa ang estrogen, irregular yung cycle natin, pwedeng kukunti lang yung menstruation natin or hindi tayo dinadatnan buwan-buwan. Kapag mataas naman yung estrogen natin, yun yung tinatawag nilang estrogen dominance. Ayun, irregular pa rin yung period natin o kaya naman heavy periods. And doon magkakaroon ng mga fibroids, mga cysts, ayun nga, PMS, premenstrual syndromes, at yung mga PCOS, ayun yung mga cysts, yung polycystic ovarian syndromes, fibroids or another cyst aside sa PCOS. And then, kapag mababa naman ang progesterone level natin, ayun nga, risk tayo sa miscarriage, o kaya meron tayong abnormal uterine bleeding, meron tayong spotting, o kaya magbibleed tayo sa matres natin. And then, pwede rin paulit-ulit yung miscarriage natin. Dito rin kung bakit madaming paulit-ulit na nakukunan kasi mababa yung progesterone level nila. Kaya kung nakunan na kayo dati and then pag nabuntis na kayo, please hihingi kayo ng extra progesterone treatment sa mga OB nyo o kaya sa mga doctors nyo, guys. Ako talaga ganun yung ginawa ko. Pero sabi naman ng Russian na doctor ko, yes, bibigyan naman talaga kita kasi meron ka ng history ng miscarriage. Kaya bibigyan na kita ng extra progesterone treatment, sabi niya. So, ayun. Pero nasabi ko na na, doc, gusto ko ng extra progesterone kasi takot na ako na makunan ulit, sabi ko. Kasi yun nga, diba, pag mababa yung progesterone natin, pwedeng magka-uterine bleeding tayo, magka-spotting, ayun nga, risk tayo sa miscarriage, tapos sanhi nga ng paulit-ulit na nakukunan. So, huwag naman sanang mangyari sa inyo yun, and baby death soon sa atin lahat. Yun lang guys, at sana nakatulong ang video na to, and yun, kailangan talaga natin i-test muna overall fertility hormone test ang gagawin muna natin, and then dapat natin i-balance lahat yan para sa pag-prepare ng successful na pregnancy at makaiwas din tayo sa miscarriage. And kung hindi pa kayo nakaka-subscribe dito sa channel ko, please subscribe and click the bell button. Then click all para every time na mag-upload ako ng video, ma-notify po kayo. And please keep the requesting po rin dito sa comment section or you can chat me on my FB page. Ito siya, Ready to Preggy. Thank you so much, baby Dasun. Bye-bye and God bless.